Kapag iniisip natin ang Africa, madalas nating iniimagine ang magagandang tanawi nito, iba't ibang uri ng hayop at mayaman itong kultura. Gayunpaman, ang malawak na kontinente ay mahiwaga rin na nakakalito sa mga eksperto, mula sa misteryosong bakas ng malalaking paa hanggang sa mga hindi maipaliwanag na mga gusali. Ay narito ang nakakakilabot na mga natuklasan sa Africa na mahirap ipaliwanag. Number 10, Giant Footprints. Isa sa pinakanakakakilabot at marahil ang pinakamisteryosong kontinente ng Africa ay ang malalaking bakas ng paa na iniuugmang iniwan ng mga tunay na higante noon. Ang mga bakas ay matatagpuan malapit sa hangganan ng Swaziland. Makikita ang mga bakas sa bato, gayunpaman kakaiba ito sa karaniwang bakas ng tao. Dahil umaabot ito ng 4 na talampakan ng haba, ang mga bakas ay nagpapahiwatig ng isang tunay na higante. Marami ang naniniwala na ang mga bakas ay nagpapakita ng presensya ng mga higanteng tao noon. Ngunit may iba na ituring ito bilang bahagi ng mga alamat na nagpapahiwatig ng mga labi ng malalaking nilalang o sinaunang espiritu na dati naglalakbay sa lupa. Ayon sa mga unang pag-aaral, maaaring ang mga paligid na formation ng bato ay higit sa 200 milyong taon na. Kung ganoon kahantad ng mga bakas tulad ng mga bato, ito ay nagtatanong sa mga klasikal na pangunawa ng kahabaan ng buhay sa mundo. Ang mga bakas ay hindi lamang nagdudulot ng interes sa mga istoryador at siyentipiko, kundi ito ay nag-aakit din ng mga turista, mga tagahanga at mga may malalim na interes sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Number 9, The Mysterious Ruin in Kenya. Nakatago sa gitna ng makakapal na kagubatan sa baybay ng Kenya, ang isang atraksyon sa arkeolohiya na nakakakilabot para sa mga istoryador, ang pook ng Getty. Kahit na madalas itong bigkasin bilang geta, ngunit ang nakakamangha sa Getty ay hindi lamang ang maayos na nakatagong mga estruktura nito, kundi ang mga misteryo na bumabalot dito. Ito ay isang lungsod na may maraming impluensya, ngunit kahit na mayaman ito, ay napakakonti lamang ng kasaysayan tungkol dito. Sino ang naninirahan sa Getty? Ano ang kanilang ginagawa at bakit napabayaan ang isang magandang lugar? Sa paglipas ng mga taon, natagpuan ng mga archaeologists ang mga kakaibang artifacts sa mga pook ng Getty, tulad ng mga piraso ng porcelain, Venetian glass at iba pa. Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang Getty ay maaaring isang pangunahing sentro ng kalakalan na nag-uugnay sa Africa sa malayong lupain. Gayunpaman, marami pa ang katanungan at isa sa pinakamahalaga ay ang dahilan kung bakit napabayaan ang tila'y perpektong lugar na ito. Maraming teorya hinggil dito, tulad ng lokal na mga digmaan o baka naman tuyo ang mga pinagkukunan ng tubig, at may ilan pa nga na nagsuspetsa tungkol sa mga pagsalakay. Ano man ang dahilan, ang biglang pagbagsak ng Getty ay isang palaisipan. Hindi lang ang Getty ang paboritong pagsisilungan ng mga istoryador at arkeologo, kundi isa rin itong sikat na destination para sa mga naglalakbay bilang isang kinikilalang Kenya National Park at UNESCO World Heritage Site. Number 8, the world's first astronomical site. Ang malawak na lugar sa Sahara Desert ng Egypt, malayo sa mga kilalang piramid at templo, makikita ang isang sinaunang pook na naguguluhan ang mga mananaliksik, nasa 490 milya sa timog ng kasalukuyang Cairo. Tila isang peraso lamang ng disyertong maaring makita sa unang tingin ng pook na ito. Ngunit kapag susuriin, ay mahalata mo ang misteryo sa likod ng pook na ito. May kasaysayan na higit sa 6,000 years ang nakakaraan. Ginagawa itong isa sa pinakaunang kilalang pook sa arkeolohiya sa buong Africa. Binubuo ng mga stone circles, libingan at isang calendar circle na mas matanda pa kaysa sa Stonehenge na mahigit sa 1,000 taon. Oo, isang sistema ng calendar circle sa gitna ng disyerto bago pa man ito naging pangkaraniwan. Ano ang layunin ng lugar? Bakit itinayo ang mga masalimuot na estrukturang bato sa isang liblib at hindi maipaliwanag na lugar? Habang may mga naniniwala na ito ay isang ceremonial na pook para sa pastoral nomadic communities, may iba namang nagtatangi na ito ay isang sinaunang astronomical observatory. Ang pagkakaalay ng mga bato ay nagpapahiwatig na ang mga tao dito ay may advanced na kaalaman sa mga bituin at sa kanilang kinikilos.
Ngunit paano at bakit sila nagkaroon ng ganitong kaalaman at ano ang kahalagahan nito para sa kanila? Ang mismong pag-iral ng isang ganitong pook ay nagbabalangkas sa ating pangunawa ng sinaunang kabiyasnan sa Afrika. Ang lugar ay nagpapahiwatig na may mga komplikadong lipunan na umiiral ng maaga kaysa sa inaakala. Ang antas ng organization na kinakailangan upang itayo ang mga ganitong kakaibang struktura ay nagpapahiwatig ng isang masusing lipunan. Number 7, Dwarf Cryptid. Sa malalim na kultura ng Timog Afrika, lalo na sa mga komunidad sa Zulu, Hoxha at Zo, may kwento tungkol sa isang malikot at kadalasang masamang nilalang na kilala bilang ang Tokoshi. Pinaniniwala ang isang espiritong tubig ang Tokoshi at kadalasang tinatawag bilang isang entity na maliit na kamukha ng duwende. Ang hitsura nito ay nag-iiba depende sa kwento, ngunit karaniwang inilarawan ito bilang humanoid na may hayop na mga katangian. Merong nagsasabi na may kakayahan itong maging invisible sa pamamagitan ng paglulunok ng isang pebble at ito ay nagpapakita lamang sa mga bata at sa mga may spiritual na pangunawa upang makita ito. May iba't ibang kwento tungkol sa Tokoshi. Sa isang banda, ito ay nilalarawan bilang isang masayahing trickster na nagdudulot lamang ng maliliit na abala at aksidente. Sa kabilang banda, sa mas maitim na mga kwento, ito ay inilalarawan bilang isang masamang nilalang na isinasangkot ng mga nagsagawa ng witchcraft upang magdulot ng pinsala o kahit sa kamatayan sa kanilang mga kaaway. Sinasabing ang kapangyarihan ng Tokoshi ay itinuturing na nakakatakot. Ang pinagmula ng Tokoshi ay nababalot ng kasaysayan at may ilan na naniniwala na ang mga kwentong ito ay paraan ng komunidad upang ipaliwanag ang hindi inaasahang kahirapan. Meron ding nagtatanaw nito bilang isang babala, isang paalala sa mga hindi kilalang panganib sa mundo. Maaaring ituring ito na parang nakakatakot na alamat na ipinasikat at inulit ng mga mas matatanda para mapanatili ang disiplina sa kanilang mga anak. Number 6, White Lady. Sa gitna ng mainit na tanawin ng Brandberg Mountain sa Namibia, naroroon ang isang sinaunang palaisipan na isinulat sa bato, ang White Lady. Ang misteryosong pinturang bato na ito na nakatago sa malawakang lugar ng Brandberg Mass ay isang nakakamangang lihim sa sinig ng prehistorikong Afrika. Ang tauhan na ipinapakita sa kakaibang puting kulay ay nagbibigay ng impresyon ng kilos, marahil isang sayaw o isang espiritu na may hawak ng pana at palaso sa paligid ng pangunahing tauhan. Makikita ang isang masigla at masilimuot na eksena ng mga hayop tulad ng mga analas at iba pang mga anyo ng tao na tila kasali sa isang komunal na kaganapan o ritual. Higit pa rito, kahit na tinatawag itong White Lady, may discussion kung ang mga pangunahing tauhan ay babae nga ba. Bagaman, may mga sumusunod na pag-aaral na nagpapahiwatig na ito ay maaring isang binata. Posibleng may kahalagahan sa ritual. Hindi lang sa kasarian tumitigil ang mga pagtatalo. Ang esensyang pinagmulan at layunan ng likhang sining ay naging paksa ng maraming discussion, habang may ilan ang naniniwala na ito ay naglalarawan ng isang lokal na seremonyal na pangyayari. Number 5, ang Late Nocturne. Nakatago sa northern region ng Tanzania, ang Late Nocturne ay hindi pangkaraniwang anyong tubig. Ito ay maalat at alkaline na matatagpuan sa likod ng Majestic Rift Valley at ng sinaunang bulkan na nagbibigay sa kanya ng isang kakaiba at medyong nakakakilabot na katangian. Ang nagtatakda ng Late Nocturne ng malayo ay ang kakaibang mataas na alkaline nito, isang resulta ng sodium carbonate at iba pang mga mineral na dumadaloy patungo sa lawa mula sa paligid ng mga burol. Ito ay nagre-resulta sa napakataas na pH level ng tubig na kung minsan ay umaabot ng 10.5, halos katulad ng alkaline ng ammonia, at ito ay nagiging nakakainganyo at nakakatakot. Ang mga ibon at iba pang nilalang na dumadaan sa tubig ng lawa ay maaring mapahamak. Ang kombinasyon ng alkaline ng lawa at mainit na temperatura na maaring umabot hanggang sa 140 Fahrenheit ay nangangahulugan ang mga hayop na namamatay o malapit sa tubig ay madalas na nagiging petrified o parang bato. Sa paglipas ng panahon, matatagpuan ng mga petrified na labi na naitapon sa baybayin na perfectong nakapreserve. Ang phenomenon na ito ay maganda at nakakatakot na nakuhanan ng mga photographer na nakakakuha ng pansin mula sa buong mundo. Number 4, Boab Trees.
sumusukob mula sa puso ng Afrikang savanna. Ang baobab tree ay isang simbolo ng matatag na pamumuhay, madalas na tinatawag na tree of life. Ang baobab ay matayog na may pagmamalaki sa kanyang taas at madaling makilala sa kanyang malapad na katawan at malaugoy na mga sanga na tila nagmumula sa lupa na patungo sa langit. Ang mga baobab ay hindi lamang kakaiba sa anyo, kundi ang kanilang haba ng buhay ay nakakamangha rin. Ang mga halimaw na ito ay maaaring mabuhay ng 1,000 taon at mayroong inaakalang maedad na umaabot sa 6,000 years. Ginagawa silang isa sa pinakamatandang nabubuhay na bagay sa planeta. Ang malupit na katawan ng baobab ay naglalaro ng kritikal na papel sa kanyang pamumuhay. Sa tag-ulan, itinatabi nito ang malaking dami ng tubig na nagbibigay daan sa puno na magtagumpay at mabuhay ng mahabang panahon. Dahil dito, may pangalawang tawag ito, ang upside down tree, sabagkat ang kanyang katawan ay tila isang malaking tangke ng tubig at ang kanyang mga sanga ay tila mga malaugoy na ugat na pumupunta sa kalangitan. Ngunit ang baobab ay hindi lamang matibay, ito ay nagbibigay ng buhay. Ang bunga nito ay kilala bilang monkey bread, ay mayaman sa vitamin C, calcium at antioxidants. Ang mga katutubong komunidad ay gumagamit ng bawat bahagi ng puno sa mahabang panahon, mula sa balat na ginagamit para sa tela at lubid hanggang sa mga buto na maaring gilingin para sa masustansyang harina. Ang kahoy ay may mahalagang papel sa lokal na ekosistema, nagbibigay ng lilim at sustansya sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Number 3, the fairy circles. Nagkaalat sa ibabaw ng mapulang buhangin ng libo-libong tuyot na piraso, perpekto at pantay-pantay ang sukat, kilala bilang fairy circles. Lumilika ng isang malawakang tanawin na parang may polka dots na maaaring makita maging mula sa himpapawid. Ang pinagmulan ng mga fairy circles sa arid grasslands ng Namib Desert ay nagpapalito sa mga siyentipiko, lokal na tao at mga bisita sa loob ng mga dekada. Paano umusbong ang mga misteryosong bagay nito na may sukat na 6 hanggang sa 49 feet ay isang palaisipan. Ang mga alamat sa lokal na komunidad ay nag-aalok ng ilang kapanipaniwala ngunit medyo nakakamangha. Ayon sa isang kwento, ang mga piraso na ito ay ang bakas ng mga Diyos na iniwan habang naglalakad sa lupa. Ang isang pangunahing teorya ay nagtatangkang ipaliwanag na ang mga fairy circle ay resulta ng pagsusumikap ng mga halaman sa ilalim ng lupa para sa pinagkukunan. Sa ganitong tirik na kapaligiran, ang mga halaman na may pinakamahusay na mga ugat ay maaaring matalo ang kanilang kapwa. Ibang teorya ay nagpapahiwatig na ang mga termite ay may gawa ng misteryosong bagay habang kinakain nila ang mga halaman at inaayos ang kanilang mga colony sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, walang isa mang teoryang ganap na naglutas sa misteryo sapagkat pareho silang may hamon at mga contradiction. May mga fairy circle na tila masyadong malaki para sa gawain ng mga termite, habang may iba naman na labis na pantay para lamang i-attribute sa kompetisyon ng halaman. Higit pa, kamakailan lang, lumitaw din ang kaparehong fairy circle sa ilang bahagi ng Australia na nagpapahiwatig na mas malawak at maaring magkakaugnay na pangyayari. Number 2, the weirdest looking stadium. Matatagpuan sa Mafeking, ang kabisera ng Northwest Province sa Timog Afrika. Ang Amatoy Stadium ay isang arkitektural na estruktura na kadalasang nag-iwan sa mga bagong bisita ng pagkalito. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba kung ang mga arkitekto nito ay parang 3D na laro ng Tetris kaysa sa pangkaraniwang nakabalot ng disenyo na nakikita sa karamihan ng mga stadium sa mundo. Ang Amatoy Stadium ay natatangkang magbigay ng larong jigsaw puzzle. Parang ang mga bahagi ng mga upuan ay tila pinaghiwalay ng walang kaayusan. Iniwan ang isang serya ng magkahiwalay ng mga lugar na pwedeng upuan. Ang magkaibang disenyo na ito ay nagbibigay sa stadium ng isang natatanging magkakaibang anyo na tila hindi kasama sa karaniwang uniform ng pagkakasunod-sunod ng mga upuan na kadalasang iniuugma ng mga tao sa mga sports arena. Subalit, may layunin pala ang kabaliwan ng disenyo ng stadium. Ang mga puwang sa pagitan ng mga lugar ng upuan ay nagbibigay ng mahalagang hangin, isang disenyo na mahalaga para sa kaginawaan sa mainit na klima ng rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapaladlad ng hangin ng disenyo, siguradong masasaksiyan ng mga manonood ang mga kaganapan ng may relative na kaginawaan kahit sa mga mainit na araw. Number 1, Nandi Bear.
Madalas itong inilalarawan bilang katumbas ng Africa sa Bigfoot o sa Yeti, ang Nandi Bear ay isang misteryosong nilalang. Ayon sa ilang mga kwento, ang Nandi Bear ay isang mabagsik na nilalang na lumalabas lamang sa gabi. May malakas na katawan, mayamang kayumanggi o pula-pulang balahibo, at hitsura ng oso. Ngunit ang nagbibigay ng kakaibang anyo at nagdagdag ng kabaliwan ay ang mga ulat na may suot na damit, paa na may kuko, at kung minsan ay may itsura ng isang hyena. Sa loob ng maraming taon, maraming manlalakbay ang naninirahan ang nagpahayag ng nakakita sila ng kakaibang nilalang mula sa malabong mga bakas hanggang sa mabilisang anino sa liwanag ng buwan. Ngunit ang ebidensya ito, bagamat nakakaakit, wala pang malinaw na ebidensya tulad ng malinaw na mga litrato o pisikal na mga specimen na kailanman ay nadiskubre. Ang mga mapanuring tao ay naniniwala na ang Nandi Bear ay maaring isang maling identification ng mga kilalang hayop tulad ng hyena o marahil isang natirang populasyon ng mga prehistorikong nilalang. Gayunpaman, may ilan ang naniniwala na ito ay maaring isang uri na wala pang nalalamang agham sa naglilipana sa mga hindi napupundang rehiyon sa African wilderness. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa baba ng video. At see you next time!